Alright, let's start with our aralin 2, Lipunang Pampolitika, Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa. So kung mapapansin ninyo, ano yung nakikita natin sa larawan, no, sa ating slides? Una, yung first part, unahin natin yung hawak, yung naghahawak-hawak sila ng kamay. Ano ba ang simbolo nito pag nakakita tayo ng ganyan? Anyone? Ano naman, sir? Yun yung nagtutulungan, sir. Pagkakaisa po. Pagkakaisa. Unity. Unity, okay, very good. Tapos, yung isa naman, yung pangalawang larawan, kung ano nakikita natin, di ba? Ano siya? Merong isang nagsasalita, then everyone in or everybody is listening. Pagpaplano, sir. Pag-operate po. Pagpupulong. Okay, pwede. Pagpupulong. Mayroon silang mga... Okay. Kung saan sila ay bubuo ng isang desisyon na makakabuti para sa kanilang komunidad o para sa kanilang grupo. Okay? Next. So sabi dyan, isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay high school ay ang paghahanap ng mga matatalik at tunay na kaibigan. Okay, tanong. Kayo ba meron kayong matatawag na o itinuturing na matalik na kaibigan? Opo. Meron po. Wala. Meron po. Meron po. Ano talaga? Meron o wala? Okay, pakinggan natin si, ano, si sinong gusto magsalita. Para, syempre, para marinig natin. Sinong gusto mag-recite? Yan, si Honey Lynn. Sumagot siya. Oh, go ahead, Honey Lynn. Honey Salazar. Go ahead, Honey. Meron po, sir. Yan. So, ngayon, ilan ang may tuturing mong kaibigan? Tatlo po. Wow, tatlo. Bakit bukod tang itong tatlon na kaibigan? Solid po. Wow, solid. Siguro ito yung mga tao na nakakapag-open up ka sa kanila ng mga bagay-bagay na talagang para lang sa inyong tatlo. Tama? Pwedeng ganon. Kaya kung mapapansin nyo, nalala nyo, nagpa-activity ako sa inyo nung week 1, dun sa fill in the box, dun sa isang box, di ba, nakalagay doon, magtala ng tatlong kaibigan na malalapit sa iyo. Yan. Kasi nga, bahagi ito ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. So kung saan, dito sa aralin na ito, sabi rito, nagsasama-sama ang mga magkakatulad ang mga interes, hilig at pangarap. Ayan, sabi nga ni Honey kanina, solid. Posibleng yung gusto ng kanyang kaibigan 1, kaibigan 2, at saka kaibigan 3, isa sila ng gustong gawin. Ayan. Okay. Ngayon, sabi rito, sapagkat ang pamayanan ay parang isang barkadahan. Sama-sama silang bumubuo ng mga sistema kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay. May mga kwento silang pinagdadaanan at nabubuo ang kanilang kultura. Okay? Nabubuo ang kanilang kultura. Ano ibig sabihin nun? Ano ba idea nyo sa kultura? Parang yung kinasanayan po. Oh, okay. Nakasanayan. Tama. Tama si Madrona. Sino ko may ibang sagot? Hindi siya normal sa ibang tao, sir, pero pag kayo magkakasama, normal lang siya. Like, pakikipagbiruan, pakipagsakitan, or something like that. Pwede. Ano siya? Kumbaga, parang pagkasama mo kasi yung grupo mo, kayo magkakasama kasi, nagkakaintindihan kayo. Tama. Tama naman yun, Justin, no? So yun, kultura. Okay, so alamin natin, balikan natin yung ating slides. Okay? Yan. Kaya nga, sabi rito kasi, ang isang pamayanan, we're talking of pamayanan here. Isang ano yan eh, parang barkadahan lang siya. Kung saan, nabubuo ang isang kultura. Okay. So ito ang definition ng kultura. Kultura daw ang tawag sa mga nabuong gawi ng pamayan. So tama si Justin. Pakibasa nga yung second bullet. Sino magbabasa? Si Amador. Go ahead, Amador. Pakibasa nga. Ano ang kultura? Kultura ang tawag sa mga nabuong gawi ng pamayanan. Ito ang mga tradisyon na kasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya, at mga hangarin na kanilang pinagbahaginan sa paglipas ng panahon. Gabay ang mga tradisyong ito sa mga hamon sa kinabukasan. Tama. Sabi dyan, tradisyon na kasanayan, pamamaraan ng pagpapasya at mga hangarin na kinilang pinagbabahaginan sa paglipas ng panahon. Halimbawa nito ay nakikita niyo sa larawan. Ayan, nakikita niyo, di ba? Yung estudyante ay nagmamano, o pwedeng ako yan, ni Lola, nagmamano pagkagaling sa school. O minsan, di ba, madalas nung pumapasok tayo nung wala pang pandemic, bago tayo umalis, nagmamano. Iba naman, nagbebeso-beso. Ayan. At ang pinakamagandang kultura na nakagawian natin is yung pagdarasal bago at pagkatapos kumain. Sino sa inyo gumagawa ng ganun? Ako po. Ako po, sir. Ako po, sir. Ayan.
Alam ko madami syempre kasi likas sa mga Pilipino ang madasali at kasama na yan ng ating kultura. Ayan. So pag-usapan na natin ang ating topic, Lipunang Pampolitikal. Ayan. So sabi rito, habang lumalaki ang mga grupo, nagiging mas mahirap na pakinggan ang lahat at panapilihin ang dating nakukuha. Okay? So totoo naman yun, di ba? Pag halimbawa, yung grupo ay ano, masyado ng malawak o masyado ng malaki, parang hirap ng kontrolin. Unlike nung small group ka lang or small group lang kayo, mas madali kayong kontrolin, mas madali kayong pasunurin. Okay? Sa dami ng interes at nagkakaiba-ibang pananaw, mas masalimuot ang sitwasyon. Hindi na lamang isang kultura ang mayroon, maraming kultura ang umiiral na pare-pareho ng pagnanasa ng pagyabong. Ibig sabihin nun, gusto nila lahat makilala. Gusto nila lahat manguna. Gusto nila lahat, kasi syempre, tawag dito, oh, kami to. Amin yan. Dapat kami. Ano yan, kultura yan, lalo ng mga kabataan o ng mga tinatawag na katulad ngayon kayo mga kabataan, anong tawag sa inyong kultura ngayon? Kulturang ano? Millennial, sir. Very yeah. Good. Very good. Generation Z. Oo. Generation Z po. Z po. Kulturang millennial. Maganda para bang ano? Para bang gusto nyo? Dapat ano? Dapat kilala. Dapat kami yun. Okay. Pakibasa nga yung nasa slide. Okay. Go ahead. Christine May. Christine Angela. Lipunang Pampolitikal. Pampolitikal. Okay. Ay, pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang mga bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Makamit ang pansariling mithiin, sabay ang kabutihang panlahat. Pinangungunahan ito ng pamahalaan. Ayan. So ang lipunang pampolitika ay paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Katulad ng ating kasalukuyang pinagdadaanan. Okay? Tayo ay nasa kondisyon ng pandemya kung saan visible ang lahat ng kawani ng sundalo, kapulisan, gayon din ang activeness ng mga kawani ng ating barangay. Visible sila sa lahat ng paligid. Bakit? Dahil ito ay paraan upang may sakatuparan ang ipinatutupad na safety protocol para sa ating lahat. Sino ba nakikinabang itong tinatawag nating safety protocol? Tayo po. Hindi naman ano to, hindi naman to pang sarili lang, kundi para sa lahat. So at ito nga ay, ito ay maliwanag nating nauunawaan sa kasalukuyang panahon at ito ay pinangungunahan ng ating pamahalaan. Okay? Mabuti nga kahit papaano nagkakaroon tayo ng kaunting kalayaan, hindi katulad nung mga unang buwan ng pandemya, di ba? Talagang sobrang higpit. Ngayon at least kahit papaano, nakakalabas-labas na ang ilan sa atin. Okay, moving on. Ayan, sabi rito, may mga tungkulin ng pamahalaan sa lipunan. Isa-isahin natin ano ba yung mga tungkulin ng pamahalaan sa lipunan para maging maliwanag ito sa atin. Okay? So, unahin ko, pakibasa ngayon number one, si Daniela. Go ahead, Daniela. Gumawa ng mga batas na naglalaman sa mga pagpapahalaga at adikain ng mga mamamayan. Ayan, gumawa ng mga batas na naglalaman sa mga pagpapalagat at hikain ng mga mamamayan. Okay, katulad nga ng, okay, huwag na tayong lumayo. Gawin mo na pinapatupad ngayon. Pagsusuot ng face mask. Ayan. So, kung mapapansin, kayo naman kasi hindi kayo nakalabas, di ba? Pero gayon pa man, pag inutusan kayong bumili lang sa tindahan, required pa rin kayo magsuot ng face mask. At alam din naman natin bakit natin kailangan magsuot ng face mask. Tama? Isa sa na-appreciate ko ngayon, Mia, ay yung pagpapatupad ng social distancing. Okay? Lalo na pag sumasakay ka sa mga public transport. Di ba dati, sino nakasakay na sa jeep before? Pag pumapasok? Ako po. Malamang ako po, tricycle. Ay, yung social tricycle. Ayaw mo pagsiksikan sa jeep. O, di ba nakatandaan nyo dati sa jeep, pag sumakay ka, talagang as in puno na, kulang na lang pati yung gitna lagyan eh, di ba? Ay, lalo na sa bus. Ay, lalo naman sa LRT or MRT. Yung tipong pagpasok mo dun sa sa MRT, di ba? Pumasok, tapos paglabas mo eh. Pumasok kang fresh, paglabas mo bilasaka. Dahil sobrang siksikan, sobrang init. But nowadays, pag sumakay ka sa mga public transport, they really observe social distancing. Yun ang pinakamagandang nangyari sa panahon ng pandemic ngayon. Sana ma-maintain, no? Ganun lang kadami sa isang, may tamang bilang lang sa sasakyan. Number two, pakinggan naman natin si, yung hindi ko pa naririnig, si Celeridad, Elijah Nel Celeridad. Go ahead, Elijah! Patatag ng mga
magtatag ng mga istruktura na maninigurong makakamit ng mga tao ang kanilang batayang pangangailangan. Yan! Magtatag ng mga istruktura. Ayan. Okay, ito ha. Noong dumating ang pandemya, ano sa tingin yung pinaka-importanting mga structure na itinayo ng ating gobyerno sa Kamuhang Department of Health? Ayan! Actually, may mga hospital na. Ano pa? Paaralan po. Test labs po. Wait lang, balik tayo. Mga quarantine facilities. Pansinin nyo, di ba yung mga quarantine facilities? Opposite. No? Kung kaya dahil doon, nagkaroon ang mga tao ng lugar kung saan i-quarantine yung mga naging prospect o yung mga na-confirm na meron sila or positive sila pagdating sa COVID. Yan. So malaking bagay yun. Yun. Ginawa yun sa pamumuno ng bawat mayor sa bawat city para nang sa gayon makatulong sa lugar kung sa kanilang nasasakupan. Yan. Number two yan. At naging maliwanag sa atin lahat yan. Dahil pangangailangan talaga yan ng tao para sa safety ng lahat. Next, number three. May we hear from... So, Andrea, go ahead. Andrea Sandoval. Mag-iipon, mag-iingat, at magbabahagi ng yaman sa pamamagitan ng pagbubuwis at pagbibigay servisyo. Yan. You know, mag-iipon, mag-iingat, at magbabahagi ng yaman sa pamamagitan ng pagbubuwis at pagbibigay servisyo. Yan. So actually, kaya may perang hawak ang ating gobyerno dahil sa mga faithful nating mga kapwa Pilipino na nagbabayad ng kanilang buwis. Okay? Katulad na yung mga magulang nagbabayad ng buwis. So doon nagmumula ang pondo na ginagamit ng ating pamahalaan. At napakagandang experience pag-usapan natin, di ba, nung nakaraang pandemic, actually nasa pandemic tayo, pero nung mga naunang buwan ng pandemya, kung mapapansin ninyo, di ba, nag-alat ang ating gobyerno ng, ano man tawag, ayuda. Yan. Natatanda nyo ba yun? Opo. Sa mga magulang ninyo ay naka-avail nung ayuda na binigay ng ating pamahalaan. Actually, hindi lang sa mga less fortunate nagbigay, kundi pati na rin sa mga trabahante, yung mga manggagawa. So, nabigyan sila sa tulong o sa pamamagitan ng SSS. Tapos, yun, meron pa nga, di ba, yung first tranche, second tranche, ganun. I think that's worth 8,000. Yun. So, yun, saan ang galing yung pera na yun? Pera yun wala sa ipon ng ating gobyerno. Na kung saan, syempre, gumawa ng agarang aksyon ng ating gobyerno, sabi ng ating Pangulong Duterte, yan, sabi niya, okay, lahat ay mag-quarantine muna, wala munang lumabas, bawal lumabas, para mapigilan ang pagkahawa-hawa. Okay, so ngayon, dahil hindi nakapagtrabaho sa ginawa ng pamahalaan, nagbigay ng suporta, namigay ng ayuda, tulong pinansyal, at the same time, yung ating mga local government unit ay namigay o namahagi ng ayuda katulad ng mga groceries at mga bigas. Okay, so malaking tulong yun sa bawat pamilyang Pilipino. At yan isang maliwanag na halimbawa, no, ng pakikibahagi ng ating, or pangunguna ng ating lipunan sa ating pampolitikal na pamumuhay. Okay, next, moving on, number four. Okay, go ahead, Ayesha. Magpapatupad ng batas upang matiyak ang... Soberanya. Ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan. Ayan. So, sa kasalukuyan naman, tayo ay nakakaranas ng soberanya at seguridad at tatagdugit ang kapayapaan dito sa ating bansa. Kasi, na-observe natin na everything went well and everything ay napakaayos. Okay? At ang kagandahan sa mga Pilipino, marunong tayong sumunod. Kung meron lang tayong nakikita na hirap makasunod, ito ay yung mailan-ilan lang, pero majority naman sa atin ay marunong sumunod. Katulad ninyo, marunong kayong sumunod. Okay? Ayan. Next, moving on to the next slides. Sabi rito, isang kaloob ng tiwala. So, ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Bakit? Sapagkat nagiging pinunaw lamang ang isang tao dahil sa tiwala ng kanyang mga nasasakupan. Natatandaan ko, sabi ni Pangulong Duterte, bakit sa panahon pa niya natapat ang panahon ng pandemya? Naisip ko naman nung nagtanong siya ng ganung ano, comment, naisip ko naman, siya lang ang pinakakwalipigadong pinuno o pangulo
upang itapat ang sitwasyon ng pandemya sapagkat siya ay isang mahusay. May tuturing natin na isa sa pinakamahusay na pinuno sa panahong kasalukuyan. Sipin nyo na lang, di ba? O, first time na namigay ng ayuda ang gobyerno sa lahat ng mga tao, hindi lang sa Luzon, kundi sa hanggang sa Luzon, Visayas at Mindanao. At naging maayos ang ating sitwasyon dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Okay, pakibasa nga yung second bullet. May we hear from Alessandra De Goliado. Thank you, Alessandra. Isang kaloob ng tiwala. Ang pamamahalay, isang kaloob ng tiwala. Ngayon ba tayo yung lang? Yung ang mga pinuno. Okay po. Ang mga pinuno ay may matatag na pangarap na maaaring maabot sa pakikipagtulungan sa iba. May matalas sila ng paningin upang makita ang potensyal ng grupo o pamayanan. Mulat sila sa mga katutubong yaman ng grupo at ang mga potensyal sa pag-unlad nila ng sama-sama. Yan. So, ibig sabihin, meron silang matayog na pangarap. Maaring maabot sa pakipagtulungan sa iba. Okay? Meron silang talas ng paningin upang makita ang potensyal na grupo o pamayanan. Okay? So, yun. Nakakatuwa nga, at least yan ay nawi-witness natin sa panahon ng kasalukuyan. So, kung kayo ay nanonood ng mga balita, nakikita natin yung mga ginagawa ng ating gobyerno, kanilang plano, programa upang magkaroon ng kaayusan dito sa ating bansa. Not only to our president, but of course to our city local government unit. Yung ating mayor, di ba? Mantakin mo, nag-initiate ang ating mayor na lahat kayong mga estudyante sa junior at senior high school ay magkaroon na tablet. Ginagamit yun ba yung tablet na pahiram sa inyo ng ating Quezon City Government? Opo. So, ang budget na ginamit dyan ay galing sa buwis ng inyong mga magulang. Okay? At ngayon ay pinakikinabangan ninyo. Pero, paalala, yan ay pahiram lamang na dapat iingatan sapagkat marami pang mga susunod na mag-aaral ang gagamit pa ng pahiram na tablet na yan. Ayan. So, mantakin mo kung hindi yan ginawa ng ating Quezon City Government, yung iba medyo nahihirapan. At least yan, yung gamit na yan ay gagamitin nyo lang intentionally for or solely for the purpose of our blended learning. Okay. Next, sabi rito, ayan. Ang lipunan ay hindi tinapatakbo ng iilan. Kailangan pa rin makilahok ng taong bayan, tayo yon. Gawin ang kayang gawin ng bawat isa, ano yung pwede natin i-contribute, at ibahagi ang bunga sa paggawa ng bayan. Kayo bilang mga mag-aaral, mapapansin niyo, isipin mo nga naman, ano? Ang ating gobyerno ay talagang sinisikap nila na pagtuunan ng pansin ng edukasyon. Okay? Isipin niyo kaya. Bakit sa tingin ninyo talagang tinutustusan at binibigyan ng malaking budget ang edukasyon? Anyone from the class? Sige, unahin natin si... Ayan si Daniela. Go ahead, Daniela! Para po sa susunod na generation ay meron po tayong makakagraduate na engineer, doktor, teacher po, yung mga ganun po. Para may makakinabangan po yung lipunan. Tama! Kasi nga naman, no? Sa ngayon, pinag-aaral kayo, dapat kayo mag-aral para matuto. Tama? At pag kayo natuto, nakapagtapos hanggang kolehiyo, nakakuha ng magandang trabaho pagdating ng araw, later on, kayo ay magiging kapaki-pakinabang unang-una sa iyong sarili, pangalawa sa pamilya mo na kinabibilangan mo. Pangatlo, magiging kapaki-pakinabang kang miyembro ng ating lipunan. Diba? Pansinin niyo, sino yung mga tambay? Sino yung mga nagiging pasaway sa ating lipunan? 'Di ba yung mga individual na pinag-aaral ayaw mag-aral? Libre naman ang pag-aaral sa Pilipinas pero kinatatamaran mag-aral. Okay, natatandaan ko may nakong estudyante dati, tawag dito na nag-repeat siya kasi nalulung sa pag-ML. Ngayon, ginawang ML ang pag-aaral, modular learning, hindi naman nag-o-online. 'Di ba yung mga ganung fa? Okay. So, yun yung ibig sabihin ng ating slides. Okay? Importante na tayo ay may partisipasyon. Okay? Ibabahagi natin kung ano yung ating part na gawin. So, kayo bilang mga mag-aaral, simple lang. Mag-aral ng mabuti. Okay? Para pagdating ng araw, magiging kapaki-pakinabang kayo sa ating, sa inyong pamilya at sa ating bayan. Okay. Sabi rito, ang proyekto ng pinuno ay hindi proyektong
para sa kanyang sarili. Ito ay proyekto para sa kanya at para sa kanyang pinamumunuan. Ayan. So, pinapakita rito sa this is where our taxes go. Bakit parang nakaturo yung ano? Yung arrow doon sa tao. Mali yan, mali. Okay. Anyway, actually, ang ano doon, ang nando doon sa ating picture is yung proposed structure. Ayan. This is, yan. Newly purchased lot. Para sa bayan. Para sa kanyang nasasakupan. Okay. So, sa inyo maliwanag naman. Nakarating na sa inyo ang mga tablet na gamit niyo at ginagamit niyo na ngayon. So, this is where the taxes of the people go. Ayan. Ginagamit na ninyo. At malaking bagay kasi gagamitin para sa edukasyon. Ngayon naman class, pag-usapan natin ano ba ang prinsipyo ng subsidiarity o pakikipagtulungan. Okay, kanina pakikiisa, ngayon naman solidarity 'yon. Ngayon naman pakikipagtulungan o yung tinatawag na subsidiarity. Okay. Pakibasa nga yung ating definition ng prinsipyo ng subsidiarity. May we hear from. Sige, go ahead, Jad Zaira. Prinsipyo ng pakikipagtulungan, subsidiarity, tumutulong sa pamahalaan ang mga mamayan na magawa nila ang makakapagpaunlad sa kanila na walang makakahadlang sa kalayaan ng mga mamamayan mula sa pinuno sa pamamagitan ng pag-aambag sa estado ng kanilang buwis, lakas at talino. Yan. Nagkakaroon ng pagtutulungan ang pamahalaan at mga mamamayan. Ang pamahalaan bilang pagpapatupad ng mga at pangunguna ng mga proyekto makatutulong sa kanilang nasasakupan sa ating mga membro ng mga mamamayan ay, lalo tigit kami mga nagtatrabaho, yung malaking tuloy yung faithfully kami na nagbabayad ng mga buwis ng inyong mga magulang, ng inyong mga na nagtatrabaho, ang inyong nanay, tatay, kuya, ate na nag-aambag ng kanilang buwis sapagkat again, doon nanggagaling ang budget na ginagastos o inaalat ng ating gobyerno para sa proyektong pangkabutihang panlahat. Yun yung prinsipyo ng subsidiarity. But of course, sabi ko nga, doon sa nakaraan nating aralin sa aralin 1, sabi ko nga sa inyo, di ba, kung mapapansin ninyo, may pinagawa ko sa inyong journal. Doon sa journal, no, yung paggawa ng mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa loob ng tahanan, katulad ng paglilinis ng lababo, paglilinis ng electric fan, pagpagwawali sa inyong paligid na ginagawa ninyo, ay malaking tulong na kabawasan na dapat ay ginagawa ni nanay o kaya si tatay, at least kayo na, nakakatulong na kayo doon. Pakikipagtulungan yon. Saan? Sa inyong pamilya. Okay. Next, ano naman yung prinsipyo ng pagkakaisa o yung solidarity? So, may we hear from... Sige na, pakinggan natin si Linsangan. Go ahead, Linsangan. Prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Tungkulin ng mga mamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga istruktura upang makapagtulungan ang mga mamayan. Ayan. Katulad nga ng binanggit ko kanina, ang ginawa, yung pagtatayo ng mga quarantine facilities. And ang kagandahan, lahat halos ngayon ng mga organization o mga kumpanya, nagkakaroon sila ng mga, naglalagay sila ng allotted space para sa safety protocols. Okay, naglalagay sila ng lugar kung saan pwede mag-sanitize, saan pwede mag-hugas, yung mga na-obserbahan ko, no? Isa yun. So, yun yung mga famous. At of course, despite pandemic, patuloy pa rin yung mga naudlot na mga proyekto ng pamahalaan na structure. Katulad halimbawa ng MRT tsaka LRT. So, ngayon ay patuloy na siyang ginagawa. At yung mga pag-aayos ng mga daan na ating dinadaan para magkaroon tayo ng maayos na daan. Okay? So, yun. Halimbawa po yan ng proyekto, no, na structure na itinatayo para sa kabutihang panlahat at itinataguyod ng ating mga pinuno. Next, yan. Sabi rito, pakibasa nga ito, Filomena Cabico. Ang Lipunang ugnayang nakaangkla sa pananagutan ng pinuno ng pangangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-ambag ng talino at lakas ng mga kasapi. Okay, sa kabuuang pagsisikap na... Sa kabuuang pagsisikap Ayan, very good. Ulitin ko lang ha. Ito ay pag-unlad ng isang lipunan ay hindi lang gawa ng pinuno sapagkat ito ay gawa ng pag-ambag ng talino, lakas at mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan. Okay? Hindi magiging matagumpay ang proyekto o ang lipunang pampolitika kung wala ang ambag ng mga membro ng isang lipunan. Ngayon,
Tanong, sir, bakit ba natin pinag-uusapan yan dito sa ESP? Edukasyon sa pagpapakatao. Sapagkat kayo ang mga future, no? Future and act na magiging active member at maaring ilan sa inyo ay magiging miyembro ng pinuno ng ating Lipunan. Okay? Kayo ang mga future na magsasagawa nito. So, maaari lang, maganda na as young as you are right now, okay, matutunan nyo na kung paano ito pinapatakbo, paano nangyayari ang sitwasyong ganito, paano sa ganyan, habang kayo ay nagmamature, okay, lumalaki, nagkakaisip, nagkakaedad, nalalaman ninyo ang maaring responsibilidad, no, na maaaring nyong isagawa sa mga susunod. Okay? Kaya kailangan ngayon pinaghahandaan nyo na yan. Okay? Ah, ganun pala yun. Ah, ganito pala yun. Yun yung ibig sabihin nun. So, marapat lamang na dapat ninyo itong matutunan. Okay ba? Beryllium? Opo, sir. Yan. Okay, next one. Kaya kita nyo si Pangulong Duterte. Nakagano'n na lang siya. Tinitingnan niya. Okay? So, sabi rito, ang pag-unlad ng lipunan ay hindi gawa ng pinuno. So, ibig sabihin, hindi lang gawa ng pinuno. Pero maaring karamihan sa ideas nang galing sa kanya. Gawa ito ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuang pagsisikap ng lipunan. Kaya di ba, class, pag nanonood tayo ng ano ng press release ng ating president, no? Kasi pag nagmi-meeting sila, di ba, madalas gabi eh. Ewan ko kung napapanood niyo. Di ba, pag nagmi-meeting sila ano, gabi, siguro mga 10 ng gabi. Tapos nakikita niyo na nagpi-present yung mga cabinet members ng pangulo. Ayan, sa Department of Education kay Secretary Briones, sa Department of Health, nagre-report sila. Sa Department of Trade and Industry, sinisigurado na lahat ng supply na pangailangan ng bawat Pilipino ay meron. So napakaganda na ma-witness natin yung ganun. At yan ay isang mabuting halimbawa na pinapakita para maobserbahan natin kung paano tayo pinamumunuan ng ating Pangulo. Paano ng ating mga Pinuno. Kung paano sinisiguro ng ating Pangulo na dapat ayos ang lahat. Everything went well despite pandemic conditions na lahat ay maging maayos. So kayo naman bilang mga mag-aaral, kaya katulad niyan, sa ating maliit na lipunan sa lungsod ng Quezon City, no matter how hard it is, still our Mayor Joy Belmonte initiate, no, para na sa gayon maging maayos ang pag-aaral ng ating mga estudyante. Kaya malaking bagay 'yon. Kaya kayo nagkaroon ng ginagamit ngayon ng mga gadget. And not only the tablet, binigyan pa tayo ng ayuda ng 10 gigabyte buwan-buwan para at least meron na tayong initial na magamit. So how about a big clap, no, for our city government unit para sa kanilang initiative na magkaroon kayo ng ganyan para sa ating edukasyon. Next. Pakibasa nga ito. Kathleen, go ahead. Ang namumuno ay hindi espesyal na nilalang na hiwalay sa kasaysayan ng tao at bayan. Namumuno lamang sila sa grupo, hindi nasa itaas ng iba. Utang na loob nila sa taong bayan na ipinubaya sa kanila ang pangungunan sa bayan. Yan. So hindi sila espesyal na nilalang. Hindi sila yung, di ba, sa Encantadia, kung napapanood yung Encantadia, hindi sila, di ba, sa Encantadia yung mga namumuno doon. Anong tawag sa mga namumuno doon ulit? Sangre. Yan. So dito sa Pilipinas, walang ganong ganap, no? Sila ay normal lang din, no? But then, namumuno lamang sila sa grupo, hindi nasa itaas ng iba, sapagkat sila ay napadpad sa kanilang ganong posisyon dahil sa pagluluklok sa kanila ng taong bayan. Dahil na, katulad nga ng binanggit sa unang slide, ito ay nakukuha nila dahil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. And later on, class, kaya nga kayo ini-educate, no? Kaya nga kayo tinuturo ang mabuti. Kasi later on, sabi nga ng isa sa inyo, kayo ang sasalo ng susunod na salinlahi. Magiging ilan sa inyo ay magiging pinuno. So ibig sabihin, ngayon pa lang mahalaga na natututunan niyo na ang mga gayong sistema para nang sa gayon pagdating ng panahon na kayo na ang mamimili ng susunod na pinuno na mamumuno sa inyo, alam niyo ang mga kwalifikasyon, alam niyo ang paraan kung paano niyo sila ilulublo. Sapagkat gayon pa man, nakasalalay pa rin siyempre sa ating mga pinuno ang ikauunlad ng ating bayan. Aba, mahirap magkaroon kung halimbawa ang mailuklok nating pinuno ay kurakot. 'Di ba? Oo, mahirap yun. Baka mamaya akurakot. Maga lahat ng ano, pandemic na hindi pa naglabas ng budget para sa ayuda. Tapos, di ba, katulad noon, may nabalitaan tayo.
yung pera daw ng PhilHealth, no, nawawala. So yung mga ganong factor, mahirap yun. Kaya, sa inyo nakasalalay. Sa taong bayan nakasalalay. Alright? Next. Yan. Sabi rito, kapwa boss ang pangulo at ang mamamayan. Yan ha. Boss ang pangulo at ang mamamayan. Tayo yun. Tulad ng isang barkada, walang sino man ang nangunguna. Tayo ay pantay-pantay. Nagkakataon lamang na tayo ay nagtitiwala sa isang tao para manguna para sa atin, para sa isang layunin sa kayusan ng ating bayan. Okay. Boss ng bayan ang pangulo, magtiwala ang bayan sa pangunguna ng pinuno dahil may makikitang higit at dakila ang pinuno para sa kasaysayan at kabutihan ang lahat. Katulad sa klase, kaya lang ngayon hindi masyadong visible. Dati kasi, di ba, pagka regular class, face-to-face, nagkakaroon tayo ng presidente, ng pangulo, class president. Yan. So, bakit natin siya inihalal? Kasi para siya ang manguna sa atin. So, ganun din naman dito sa ating bayan. Pero ang ginagawa ninyo sa loob ng paaralan ay paghahanda lamang sa tunay na hamon ng buhay. Yeah. Pakibasa nga ito, si ano naman. Sige, go ahead, Jenaline. Boss naman ng pinuno ang taong bayan. Walang gagawin ng pinuno kundi ingatan, payabungin at paunlarin ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao sa bayan. Yan, katulad ng ginagawa ng ating mga pinuno ngayon. Okay, lahat kayo magsuot ng face mask at magsuot ng face shield. Ugaliin, maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol para laging malayo sa inyo ang COVID. Lagi kayong safe, kaya tinatawag na safety protocol. Ganun kasimple yun. Kasi iniingatan nila tayo. Okay? Iba, paano kasi iba katwiran nila, mamatay na dapat mamatay. Di bahala sila sa buhay na basta ang importante, tayo ay ligtas ngayon. Okay. Ayan, dumako na tayo sa ating assignment. Okay. Screenshot nyo na lang yan. Assignment natin yan sa Aralin 2. So tandaan, ang assignment ay sasagutan at ang sagot ay post sa Google Classroom. Ayan. Okay? So may tanong? Wala na po. Wala na po. Salamat po, sir. Thank you po. Sa group chat yung short quiz. Okay, pwede niyo po yung isend. Screenshot niyo po yung sagot pagkatapos. Okay, so may I see the faces of the people. Ayan. So once again, thank you very much for joining our class for today. Thank you po, sir. Gusto ko makita yung mga faces ng estudyante. May I see? Bago tayo mag-alala. Ayun, oh, gaganda nila, oh. Ayan. So siyempre, dapat kailangan nakikita yan sa screen. Ayan, oh. Ayan. We have Natalie, Kathleen, Maria, Christine, Ronaline, Carla, Apollo, si Chris, Lawrence, Daniela. Ayan. Hi sa inyong lahat. Ayan. Thank you Hi very po. Much. Hello po. So, mamaya, thank you, sir. Group chat. Thank you very much, everyone. See you next meeting. Bye-bye. Bye-bye.